Kailan ka magiging akin? Ha? Eyo! So, kung hindi mo pa alam kung bakit ka naririto at hindi mo pa alam kung bakit ako naririto, well, panahon na para magkakilala tayo. Because I am Sir Ron of Mouse Potato Worldwide and you are here because today ay sasagutin ko ang mga katanungan ng ating mga subscribers, ng ating mga supporters at sa mga patuloy na nagmamahal sa atin dito sa Mouse Potato Worldwide. I am Sir Ron and today is a special vlog because gustong-gusto ko talaga na ma-shoutout kayong lahat. Kaya naman, this is a special vlog. Tinatawag ako, tuloy ako sa this is special vlog kasi napaka-special nito. Napaka-special talaga yung ulit-ulit. Kaya huwag na tayo magpatupik-tupik pa. Simulan na natin ang ating Shawarawt! Alright! So, matagal kong pinractice yun dahil kanina. Talagang litong-lito ako kung ano yung pinangalan ko doon. Oh, yes! So, nagtanong ako sa Facebook and sa Instagram ng mga gusto nyo na itanong sa akin, pwedeng-pwede yan, para kapag kami-nation ko kayo, is meron din tayong pag-uusapan dahil gustong-gusto nga kitang nakakausap. So, basahin na natin ang una na tanong mula kay Natalie Martina. And so, hello Natalie! Si Natalie ay isa ding nagsimulang YouTuber. And so, subscribe to her channel. And sabi niya, or tanong niya, Sir, bakit ang pogi mo? Wow! Hindi talaga yun yung tanong. So, joke, sabi niya. Wahahaha! That's really my feelings. Ano po yung naging lesson po sa inyo ng ECQ po? Ano ang naging lesson sa inyo ng ECQ? Well, what I learned into ECQ ay, syempre, una, kailangan talaga natin na pangalagaan ang ating kalusugan. So, we have to prioritize din ang ating katawan because kung mapapansin natin, most people, or hindi lang most, lahat tayo ay nabigla. And ang tanging sandigan natin ngayon or ang tanging chance natin para ma-determine if tayo ay safe pa is our immune system. Kaya naman kapag we are physically weak, talagang bantay sarado ka. Next question naman is from Blessy Enriquez. Sabi ni Blessy, so meron din siyang YouTube channel, Blessy Enriquez. Sabi niya, gaano kahirap mag-umpisa bilang leader? Anong naging struggles mo? Pa-shoutout mo ng YouTube channel mo. Okay. So, na-shoutout mo na. Okay, so sabi niya, ano ba yung struggles ko in leading? So, as a leader, all of us will undergo struggles. Lahat ng leader yan. Why? Because we will commit. We will meet people. Different people. Iba-iba. Ang iba ng ugali, most of the time you will lead people na hindi mo kamag-anak, hindi mo kapamilya. Magkakaiba kayo ng culture, magkakaiba kayo ng perspective, even language, magkakaiba kayo. So, napakahirap ng part na yun. So, maybe on my part, the greatest struggle for me as a leader is dealing with individuals' differences. Oh, yung pagkakaiba-iba ng mga tao na pakikisamahan mo, ng mga tao na i-guide mo. Because you can put them in a single strategy. You really need to think of various strategy. Sabi nga, one tool doesn't fit all. Uy, napakagaling. So, one tool doesn't fit all and yan, napakahirap i-deal nun. Pero, once na maintindihan mo ang action, behavior, attitude ng isang follower mo, that is already a great key on how we are going to keep the relationship. And unti-unti ay mabibuild yung trust hanggang sa yung leadership mo sa kanila ay ma-impose. So maybe for me, that is my greatest struggle pag deal sa individual differences. And then we also have Neri May Abanador. Si Ma'am Neri May Abanador, sabi niya po, more tips po in doing vlog or vlogging, more tips sa pag-vlog. Well, hindi pa naman ako ganun ka
tagal and kabihasa sa pag-vlog. Honestly, it's my first time na mag-vlog. Last time yata na nag-video ko na kumasa ako sa Budak Challenge sa former account ko. Wow! And, ano na yun, nandun yung video na yun. But when it comes to vlogging, hindi pa ako ganun katagal. Honestly, this is my fourth video. So, nakakapa pa rin ako, but siguro, if makakapagbigay ako ng tips, galing dito sa mga tips na napapanood ko, and let's just be you, and maging tayo, sino ba tayo, who are we sa mga tao na nakakasama natin sa pang-araw-araw, and ganun din, dito din sa videos na ginagawa natin, let's just express who we are, and then, ang mahirap nga lang dito is wala tayong pausap but the camera, pero we are just going to imagine that there are many people who are going to watch this video, and tinitingnan ko lagi, ako ba sa sarili ko, paano ako mag-enjoy kapag nanood ako ng isang vlog. So, ganun din yung tinatry ko na sabi ko, ito yung hinahanap ko, so dapat ito yung ibibigay ko pagka sa part ko naman. So, less tayo ng hiya since we are all alone with the camera. Tapos, kapag na-publish naman na natin yan, doon na natin makikita if we had given the 100% or nagre-reserve pa rin tayo. And, unti-unti, mas matututo pa tayo as time passes. Next naman, ano ang pangalan nito? Kasi Korean. Oo, Korean siya. Teka lang, hindi yung pangalan. Ayun, naalala ko na si JB Guanson. Okay, JB Guanson. Kasi naman yung pangalan mo, napaka Europe, hindi ako nakakabasa ng Korean. JB. Okay, si JB, meron din siyang YouTube channel. So, subscribe to his channel. Ayan. So, tanong niya, kailan tayo mag-co-collab? Well, sabi ko nga sa'yo, antay lang tayo, mag-co-collab tayo para sa singer. So, joke lang. You may sing and then I'll do the poetry side. So, pwede tayo mag-collab. Pero, ang tanong niya talaga is, what is something that you have... Ay, pangano to, pang-wadindihan. So, yeah, isa din pagbukasa. What is something that you have to give in order for you to be an effective leader? What ano ka? What is something that you have to give in order for you to be... siguro kung ano yung maibibigay ko as... or to be an effective leader, ano pa yung maibibigay ko? Well, hanggat may maibibigay ako, I will give it. But, sabi ko nga, especially sa mga tinuturuan ko, or sa mga nakakasama ko, I want to give something that will last long. Something na mapapakinabangan nila hanggang sa pagtanda. Kasi it's easy to give money. So okay, kumbaga material things, it's easy to give. Pero saglit lang yun. Pag naubos yun, wala. Pero pag binigyan natin sila ng something na magagamit nila, like, we are going to give them pieces of advice based on our experiences. As well as makapagbigay tayo ng tulong sa kanila, morally, spiritually, na talagang kailangan, especially in this time of crisis. I guess that is the greatest thing that I could give to people. Dahil, iyan ang magpapaalala sa atin na as we leave, we learned something from someone na nag-guide sa atin on how we are going to deal with the issues of our life and para pa tayong mas mabuhay for the better way. Next, ito naman si Mary Joy Esquilona. So, shout out kay Shawarawt kay Mary Joy. And napakagaling na ito sa graphics. Sabi sa inyo, load. Wow! So, top 3 realizations because of this pandemic. Well, kanina na sabi ko na nga yung physical fitness o pangalagaan natin, health as well. Pangalawa na na-realize ko is napaka-importante mag-save tayo. Dapat lagi tayong mayroong emergency savings. Napaka-importante niyan yung maglalas at least 6 months para hindi tayo nagigipit. And ikatlo, we have to be resourceful. We have to adapt.
kailangan matuto tayong mag-adapt sa mga changes. Kasi napaka-radical ng change. Hindi natin alam kung kailan magbabago ang isang bagay. Kagaya ng pagbabago niya sa'yo. Joke lang. So, kagaya ng... Okay. Hindi natin alam, bigla-bigla na nagpapago yung situation. So, kailangan matuto tayong mag-adapt. Hindi tayo pwedeng magreklamo ng magreklamo. Mas importante na makahanap tayo ng way out kung paano natin magsusolusyonan ang isang bagay kaysa dalihin natin to sa pagre-reklamo o pag-aaklas because no one wants ng ganitong situation. So, kailangan mabilis tayo mag- So, ayun yung tatlo na na-realize ko this pandemic. Sabi naman ni John Elisha Zapata, why do you vlog ko? Sabi ko nga, kagaya nang nirelease ko last time na ating, ano yun? Ating vlog, yung panoorin nyo na lang. So, I am a freelancer when it comes to social media. So, isa talaga to sa ginagawa ko. But more than that, I just found out that the social media could access many people. Madaming nare-reach out using social media. And hindi masama ang social media. Just like what the others say. Especially sa mga hindi pa maka-adapt into using these platforms. So when it comes to this, talagang naniniwala ko. When we share an information through this video, tapos mapanood ng ibang tao, mas madami makaka-access. Mas madami matututo. Mas madami yung makakaalam ng something that I know and you will also know. Kaya stay tuned lang sa panonood ng mga vlogs natin dito sa Mouse Potato Worldwide because nag-share talaga ako ng tips on how we are going to maximize the quarantine as well as how we are going to earn, how we are going to cope with the situation, and napakarami pa. So, guys, stay tuned in my channel. So, channel natin to. Then, sabi naman ni Lee Andy Smith. So, hello, Lee Andy Smith. Sabi niya, kailan ka magiging akin? Nakakabigla ka naman magtanong. Then, joke lang, sabi niya. Gusto ko pang niya daw pang Mr. Pogi. Kung hindi niya naitatanong, well, I am before, noong mga panahon na tayo ay okay pa. Di pa tayo na, di pa ganito ka-stress. Joke lang. So, before I am into pageant, kaya wow! Sabi ko, gusto ko yung pang Mr. Pogi na sagutan. So, sige. Ano muna tayo? Tanong. Sabi niya, if you could change one thing that happened, what? You would change, or if you could change one thing that happened, what would it be? Oh, hirap naman yun. Tanong ka ito. Sasagutin natin ito na pang Mr. Pogi. Hello, so before I answer that question, I would like to greet the audience, the board of judges, as well as my co-candidates, and to those people who love me, a great day. Ngayon, ako'y tinatanong, if I could change one thing that happened, what would it be? Honestly, if there's something that I would change, I would change nothing. Because I know ako ay natuto sa lahat ng mga decisions I make because everything in my life is a fruit of my decision. Ako ay naniniwala na yun ay aking mga naging decision sa buhay. Kaya naman, kung babaguhin ko to, maybe if gagawin ko na itama yung mga bagay na naging mali ako or gawin kong mali yung mga tama ako. So, kung babaguhin ko yung mga bagay from the past, I will lose something. And that's wisdom. I will lose wisdom. Because wisdom is gained through our experiences. Doon natin nalalaman. Kapag nagkamali tayo, doon natin nalalaman na mali pala yun at hindi mabuti. Kaya meron tayong chance na iayos ito. Hindi man natin mabago ang mismong sitwasyon, ngunit kaya natin iayos ang ating kinabukasan. Kaya yun po ang aking kasagutan sa iyong katanungan. Maraming salamat po. Joke lang. So, well, yun talaga. Yun talaga yung sagot ko.
it's not about changing something that happened, but rewriting how your future will be. And I thank you. Wow! So that's all for this special vlog. Maraming salamat sa inyo. Abangan nyo ang kasunod kong vlog sa Friday. Thank you! Bye-bye!